Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa panibagong tensyon sa pagitan ng bansang Israel at Iran. Sa isang maikling pahayag, hinimok nito ang dalawang bansa mula sa Middle East na sumunod sa international law at piliin ang mas mapayapang pamamaraan ng pagresolba ng anumang hindi pagkakaintindihan. Ito ay kasunod ng drone at missile attacks ng Iran sa Israel kahapon na pinaniniwala ang pagganti matapos umanong bombahin ng Israel ang Iranian Embassy sa Damascus, Syria noong April 1, bagay na ikinamatay ng 7 opisyal, kabilang na ang isang elite commander. Bagamat hindi inaasahan, tinatayang nasa 99% ng mga airstrikes ang matagumpay na na-intercept ng Israel at ng mga kakampi nito, kaya walang naitalang matinding pinsala ang naturang pag-atake. Samantala, sa isang joint statement, kinundin na rin ng G7 ang pag-atake ng Iran na pinaniniwala ang mas magpapatindi lamang ng tensyon sa masalimuot ng sitwasyon sa Middle East. Ang G7 ay kinabibilangan ng mga bansang Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, Estados Unidos at maging ng European Union. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.